Yun na guys, meron lang nag-request na malaman kung ano ba yung pagkakaiba ng good client at saka bad client. Teka, sino ba tong nag-request na to? Yun ang tanong dyan. Walang iba kundi ako, syempre. Wala namang iba eh. Walang ibang nag-comment eh. So, itutuloy ko na parang part 2 na yon. So, nasabi ko lang na request kasi para, di ba? Kunyari merong nag-request talaga pero wala naman. Ako lang yung nagsabi nun. So parang niloloko kayo. Hindi ko naman kayo niloloko. Gusto ko lang para may intro, di ba? Kayo naman eh. Sa paghanap ng clients, meron yung pagkakaiba. Yung bad clients at good clients. At dito sa video na to, malalaman mo kung dapat mo ba sila iwasan o paano maintain yung relationship mo sa good clients at saka yung bad clients, paano mo sila i-handle. Ganun. So, itong video na to ay para sa iyo kung nag-uumpisa ka pa lang sa photography at na or videography or kahit na anong field na naumpisahan mo, makeup, cake baking, mga ganun, no? Basta it involves relationship to people, clients, mga ganun. So, itong video na to ay makakapulutan mo ng aral. So, stay there and watch this until the end. So, yon. But for now, kailangan natin mag-intro, no? Intro, pasok. Yo guys, kamusta kayo lahat? Welcome dito sa channel. Sana nasa mabuti kayo. Yun nga, kung napansin nyo, nasa labas kami ngayon. Kasama ko yung mag-ina. Lumabas kami para damahin tong magandang weather namin sa Denmark. Yun, at yung sinasabi ko kanina tungkol sa good clients at saka bad clients. Yung good clients, kagaya rin na nabanggit ko nung nakaraang video ko na ang good clients, sila yung most likely ang magre-refer sa'yo sa mga kaibigan nila, kamag-anak. Yung good clients, sila yung mga magde-demand at magbabayad din sa'yo ng mas malaki. Ganun, yan yung mga good clients. Tapos, sila yung most likely kukuha ulit sa'yo kapag lalong-lalo na kapag nagustuhan yung trabaho mo. So, yan. Ang kailangan natin gawin kapag meron tayong good clients at nakatagpo tayo ng good clients, alagaan natin sila, i-maintain natin yung relationship natin sa kanila, maging friends kayo. Ganun, mas maganda yun, di ba? At saka, sigurado may kamag-anak yan, magbe-birthday yan, may mga events na darating sa buhay nila. Kapag nagustuhan yung gawa mo yan, nakatagpo ka ng good clients, sigurado ko kayo sa'yo, nakukunin ka nila yan. Dapat i-maintain mo yung relationship, hindi porket natapos na yung event, tapos na rin yung pagiging magkakilala niyo, pagiging magkaibigan niyo. So, maganda i-maintain niyo or kung wala hindi kayo magkakilala, first time yung mag-meet sa event, mas gawin yung tighter yung relationship niyo, yung maging magkaibigan kayo. Yun. So, ang masasabi ko sa inyo, mapapayo ko sa inyo pag meron kayo pag nakita kayo ng good clients, i-maintain niyo yung relationship at alagaan niyo rin sila. Nako. Hindi ka ba natutulog? Ha? Hindi ka patulog? Boy. Hmm? Si mami. Anong hinahanap mo na naman dyan? Bago ko ituloy ito, no, na tungkol sa nasabi ko na kasi yung tungkol sa good clients. So bago ko ituloy at bago natin i-discuss yung tungkol sa mga bad clients, disclaimer muna, no. So far, wala pa naman akong experience sa mga bad clients, no. Lahat ng mga naging client ko masasabi ko na okay ang kinalabasan, mga naging kaibigan ko rin sila. Tapos eto nga, etong darating na June, ikakasal yung huling client ko nung yung anak niya ang pinicturean ko, balit debut nung anak niya. Kukunin niya ako as photographer kasi ikakasal sila. So, yun. So, yung ganyan na sinasabi ko na i-maintain natin yung relationship natin doon sa client natin kasi hindi naman porket natapos na yung isang event, wala nang darating na event. So, kapag maging maganda yung resulta, so, malamang sa mga lamang, ikaw rin ang kukunin yan. So, yun. So, yun. Disclaimer lang na wala naman akong experience pa sa mga bad clients. But, ito, base ito sa mga nabasa ko.
at yung palapasin muna natin yung treno. Yun, base sa mga nabasa ko to na narinig, napanood, at para meron tayong idea kung anong gagawin natin at paano natin sila ihahandle yung mga bad clients na yan. Ayun sila. Kila! Nabala ka. Huh? Wow, Daddy! Ano ba yung mga palatandaan ng mga na meron kang matakakatagpo na bad client, no? Oh, masasabi natin na bad yung client natin. Ang mga red flags natin dyan, eh, syempre yung the way siya maipag-usap sa atin na parang dinadown tayo. Yan, red flag yan, automatic yan. Tapos yung pagiging bad reputation ng tao. Diba? Hindi ka naman sa nagusga pero red flag lang yun. Kumbaga parang may warning lang sa'yo na okay, dapat ako mag-ingat dito, ganun. So yun, mga red flag yun. Isa pang palatandaan natin kapag bad yung client natin, eh yung tipong sinabi mo na kung gaano kahirap yung trabaho mo, gaano kahirap ang pagiging photographer or pagiging videographer, eh tipong tumatawad pa rin. Yung parang wala silang pakialam sa trabaho mo. Ngayon, gusto pa rin mababa yung rate mo. Kahit sinabi mo na nga na mahirap to, hindi to madali. But ganun pa rin siya. So, isa yun sa mga palatandaan natin at mga dapat maging aware tayo kapag ganun yung client natin na makakasalamuha or na-encounter natin. No? Pero paano kung yung client mo, eh, anong tawag dito? Eh, sa mismong event talawa ba siya ugali? No? May ganun eh. Akala mo okay siya ng una, mabait, may pag-usap, tapos pagdating sa event, eh, dun na lumabas yung ugali. So, paano mo i-handle yung ganun? Di ba? So, dapat, bago ka mag-umpisa, ugaliin mo to, ha, dapat meron kayong kontrata. Kasi mamaproteksyonan yan as photographer, yung sarili mo. At saka, kung meron masasabihin na wala doon sa kontrata, at least, di ba, meron kayong pinirmahan. So, both parties yan, kahit good clients or bad clients yan, dapat lahat ng client mo meron kayong kontrata. Ugaliin mo yan para pareho kayong maproteksyonan at para at least alam ninyo sa umpisa pa lang kung ano yung kalalabasan ng, di ba, ng outcome ng photo mo or ng kung saan ka lang kukuha, kung ilang photos lang ang dapat na kukuhanan mo, ganun, ilang oras lang, nandun yan yung presyo, nandun lahat yan, parang quotation. So, at least bago kayo mag-umpisa, bago mo umpisahan, meron kayong kontrata. Tapos, kung halimbawa nagkaroon kayo ng confrontation na ng client mo na talagang arrogante at talagang, di ba, bad talaga eh, bad client nga eh, maging polite ka pa rin. Polite in a way na huwag mo sabayan yung galit ng tao, no? Or huwag ka mag-walk away. Tapusin mo yung event na yun, tapusin mo siya, umalis ka ng maayos. Tapos, ibigay mo sa kanya ng maayos, tapos wala na, umalis ka na ron. Maging polite ka, pero syempre yung pagiging polite na yon dapat may limit din. Syempre iba na yon kapag yung below the belt na, no? So may certain action naman dyan na dapat natin gawin. So yun, pero sana wag nang umabot ng ganun. Hindi naman yan naabot sa malaking malalang malala na kung hindi mo rin sasabayan, di ba? So maging polite ka lang, wala namang hindi nadadaan sa matinong usapan yan. So dapat ma-handle mo yan, matutunan mo yan na i-handle sa pagiging polite yung mga ganong clients. Eto pa, no, ang bad clients, hanggat maaari, kung alam mo na napangat yung reputasyon, eh, iwasan mo na. Iwasan mo na completely. I-recommend mo sa iba or tapos bigyan mo syempre ng warning yung kung kanino mo man ibibigay yung client na yun. No? Bigyan mo ng warning kung alam mo na pangat yung reputasyon na yung client na yun. Pasa mo sa iba or pero syempre bigyan mo siya ng warning. Kasi pag yung ganun mga client, sakit sa ulo yan. It's kung talagang hindi ka mahina yung pasensya mo sa ganun. So, iwasan mo na lang. Huwag mo nang entertainin, sabihin mo, fully book ka na. Hindi mo naman kailangan sabihin na hindi ko ita gusto, hindi ko gusto yung ugali mo. Hindi mo naman kailangan gawin yon. Kailangan mo lang sabihin na fully book na po ako. Hindi ko na po kayang i-handle yung schedule, ganyan. So, in a nice way pa rin. Kung halimbawa naman, ikaw yung pinakamura sa lugar ninyo, no? Nag-umpisa ka pa lang kasi, tapos nag-o-offer ka ng mura lang na service, tapos alam mong pangit yung client na yon, eh, medyo tagain mo sa presyo. Taasan mo ng presyo,
Yeah, wala naman siya magagawa eh. Kung ayaw niya, edi maganda, di hindi kayo matutuloy. Yon, ganun mo siya i-handle. Sa presyo, sa kontrata, taasan mo yung presyo mo para, di ba, at least magdalawang isip siya. Magdalawang isip siya na kung kukunin ka niya o hindi. Yun lang siguro, no? Ito lang naman yung mga papayo ko sa inyo. Hindi naman ako expert pagdating sa bagay nito. Wala pa rin naman ako masyado mga naging kliyente. Pero at sa pag-research ko, sa experience ko din, na pangilang-ilang experience ko, sana makatulong to sa'yo. Lalong-lalo na kapag nag-uumpisa ka pa lang sa photography. Kasi nung mga panahon na nag-uumpisa ako, wala akong kaalam-alam eh. Hindi ko alam pa paano yung kontrata, yung mga ganun bagay. No? Yun lang para sa video na to guys. Sana may natutunan kayo. Like, comment kayo kung ano masasabi nyo. Kung sa tingin nyo meron ako nakalimutan na dapat sinabi ko dito, sabihin nyo sa akin. No? I-comment nyo dyan. Subscribe kayo kung hindi pa. And I will see you sa sunod na video. Bye-bye. Walang audio. Bad trip. Yun guys, inulit ko yung ginawa kong video kayo na kasi walang audio. Hey vlog! Welcome to my guys! Shut down! Ganda yan. Ganda, diba? Ganda yan, daddy. Yep. Squash! Duck. Squash. It's a duck. It's a squash.